Welcome back mga boss ano. So, ang topic naman natin ngayon mga boss, i-share ko naman sa inyo kung paano tayo gagawa ng pang tubeless mga boss. Na pito ano, na galing lang sa interior mga boss. So, hindi ko naman sinasabi na ganito ang gawin nyo mga boss ano. So, baka lang kung gusto nyo lang makita at mapanood na rin, at kung gusto nyo na rin gawin, wala namang problema doon mga boss ano. So, ito mga boss, effective din to pang gawing tubeless na pang bulb nya no, tubeless bulb. So ganito lang ang gawin natin. Una, gugupitin muna natin siya hanggang dito mga boss, paikot yan siya. Pwede rin pang kwanto mga boss. So malay nyo mga boss, di ba kailanganin nyo tong technique na to, di meron na tayong konting kaalaman man lang na may bahagi sa inyo mga boss. Ito may improvise. Gupitin lang natin ano. Ayan. Okay na okay din to mga boss. Walang singaw din to. Basta yung naka tube type yung gulong nyo no. Siguradong hindi sisingaw. Basta maganda lang yung pagka-bolt natin. Ayan. So, gupitan pa natin ano. Pabilog. So, kasi yung mags natin mga boss, malaki yung butas niya, yung pinapasukan ng pito ano. So, kailangan meron siyang ganito. Goma. Para hindi siya makasingaw. Yan. Ayos na ayos mga boss. So meron kasi itong washer na dati na talagang washer niya, nakaganyan yan. So ayaan nyo lang yan dyan mga boss ano. Pagpatibay din kasi yan para paghinigpitan nyo. So gugupit pa tayo ng goma dito, paikot. Yan. Para meron siyang, ito yung pinaka washer niya rin. So butasan natin sa gitna. Ayun no. Pagkatapos isalpak natin na ganyan. Ayun no. Di ba? Ang dali lang, ilalag tapos susuot na natin dito mga boss. Halimbawa ito yung butas, kasi yan tingnan nyo. Yung pito talaga ng pang tubeless mga boss, goma lang din yon. Kabilaan, may bilog lang yan siya dyan sa gilid. Yung pinakailalim nya dito. Tapos goma lang yan, na iniipit lang din ng goma yan. Para hindi makasingaw. So parang ganito lang din yan mga boss. Ganyan oh. Yan. Pagkaipit mo na ganyan, ilalagay mo na sa ilalim. Ano yung ilalim na yan? Kita nyo yan. Ilalagay na natin. Dapat meron ka rin goma dito mga boss, para matakpan yung pinakabilog nya dito no? Gupit ulit tayo ng goma. Ilagay mo muna dyan. Gupit ulit tayo. Katulad nung ginawa natin kanina, pabilog, kahit pa oblong pwede, basta matakpan niya lang mga boss ano. Ayan. Ayan. Sa gitna uli. Kung naman mga boss, halimbawa wala kayong mahanap na mabila ng pito ng pang tubeless, pero marami naman yan mga boss, mabibilan kayo yan. So ilagay natin na ganyan mga boss. Ayan yung goma. Mas maganda sana kung lalagyan nyo pa ng washer yan bago nyo ilagay yung tornilyo nya na ganito.
Kasi ako, wala kasi akong makitang washer na eksakto sa ganito, no? Eksakto dito, no? So, ito na lang muna. Ayan, no? So, ibalit na natin. Kailangan higpitan nyo rin, mga boss, para hindi siya sumingaw. Kahit lagyan mo pa ng coolant yan, mga boss, pwedeng-pwede. Walang problema. Balik lang muna natin, ano? Medyo mahirap yung pagkabit ng tornilyo, ah. Ayan, ah. Higpitan nyo lang para yung hindi siya makasingaw. Kasi yung guma, iipitin naman ng bolt yan, eh. Yung tornilyo yan. So, mas maganda pag kayo nang gagawa, boss, mga boss, lagyan nyo na ng mga washer. Para maganda. Ayan, dapat magiging ganito ang itsura niyan, mga boss, oh. Ayan, oh. Kung may washer pa kayo dito sa ibabaw niyan, bago nyo nilagyan yon. Kaso ako kasi wala akong makita, eh. Tapos, higpitan nyo na. Yung pinaka mahigpit na kaya nyo. Sigurado yan, mga boss. Walang singaw yan. So, ayan, medyo sinerte tayo, ano, nakakita tayo ng washer, mga boss. Itong washer yung pangiilalim natin, tapos lalagyan natin ng ganyan. Dapat ito yung washer, yung nakadikit dun sa interior na ginawa natin, ano, para pag ginigpitan mo, kakapit talaga siya. Yung butas niya, matatakpan. So, ayan dyan, oh. Ayan. Lalagyan natin na ganyan. Pagka medyo may sobra-sobra dyan, mga boss, pwede nyo naman hiwain, eh, para mixak, para gumanda-ganda naman yung tsura. Ayan. Okay, tapos pagka nahisikipan nyo ng ganyan, yan, dapat ipitan nyo mabuti. Huwag naman yung sobra. Yung sakto lang. Ayan. Ayan, o. Kita nyo yan, mga boss. Di ba? So, ipitan natin, ano. Ayan. Kahit lagyan nyo to ng coolant, mga boss, hindi yan sisingaw. Parang tubeless din yan. Tubeless bulb din talaga. So, may ginawa akong video dyan, yung naka-interior naman pero naka-mags. Lalagyan mo ng Teflon. Hindi po yung pang permanente. Marami kasi nagtatanong doon. Yung sakto lang na makakarating ka sa pupunta sa vulcanizingan, yung hindi ka na magtutulak ba. Pwede yon, mga boss. Subok na yon, ano. Ayan, ha. Para makarating ka lang sa vulcanizing. Pagdating mo sa vulcanizing shop, di patanggal mo na. Kasi hindi ka nagtulak ng malayo, no? Lalo pag sa gabi. Ayan, no? So, ayan. Mahigpit na siya, mga boss, oh. Ayan, oh. Kapit na kapit yan. Ayan, oh. So, hindi nasisingaw yan kasi alam mo naman nakasilyado ng goma. Ayan, o. Mas maganda pa kung lalagyan mo ng rugby dito sa ilalim nito, no? Bago mo ikpitan. Para kumapit siya dito. Rugby. Ayan, o. Napakaganda na yan. Saka yung bumbahan na. Diba? So, para-paraan lang yan, mga boss. Ayan, o. Atibay niyan. Pagkalalagyan mo naman ng coolant na yan, tanggalin mo lang yung nasa ilalim, tapos buhusan mo ng coolant, lagyan mo na, tapos ibalik mo lang uli, tapos saka mo bumbahan. Ayan, o, napakaganda niya, mga boss, oh. Improvise, ano. So, pag wala kang mabilhan, so magagamit mo yan habang naghahanap ka pa, di ba? Kung gusto mo medyo maporma, hiwaan mo lang yan ganyan para eksakto mo lang doon sa washer. Para saktong-sakto. So, ganun lang, mga boss, ano. So, kung mayroon pa kayong maisi-share dyan na
diskarte nyo paano gumawa ng ganito. So, comment nyo lang dyan sa baba para mabasa natin, mabasa na rin ng mga nanonood, ano. So, ganun lang mga boss. Maraming salamat.